Ay, magandang gabi ho, ginabi. Mga kakamping, mga kabunyog, mga boss. Tungkol na naman ho ito kay Remulla. Magbibigay ho tayo ng reaksyon kay Atty. Enzo Recto, no? Mahaba ho ito eh. Hindi naman tayo makakapag-collab kung tatapusin ko. Ito lang ho kasi nagka-interest ako dito sa party na ito. Dito ho tayo magbibigay ng reaksyon, no? Siguro napanood nyo na ho ito kaninang umaga ito eh. Tungkol ho doon sa hindi pagpayag ng abogado ni itong si Remulla na siya ay mag-undergo ng drug test. Ayon kay Atty. Enzo, eh, bakit ganun? Tataka siya. Tuloy natin ito pa. Ang pinag-uusapan namin, tama ba na ifinail na kaso ay yung ano eh, possession of dangerous drugs? Kasi ano yan eh, parang ano ba yun? Section 11 ba yan? Section 11 ng Dangerous Drugs Act eh. Possession. Ha? Possession. Pero mayroong isa pang pwedeng ikaso, mayroong pang pwedeng ikaso yung importation eh. Importation. Ang importation, section 4 yan. Section 4 ng Dangerous Drugs Act. Illegal importation. Magkaiba yun eh. Ang elements ng crime sa illegal importation at saka sa possession of illegal drugs, magkaiba eh. Magkaiba. Ngayon, na isa pa na rin yata yung importation, Atty. Enzo, eh. Parang ganun ha. Ang kinaso ng prosecutor ng DOJ, yung prosecutor sa Las Piñas, ang ikinaso sa anak ni Buying Remulla ay section 4. Ay no, section 11. Ang ipinail na kaso ay section 11, illegal possession. Ano? Illegal possession of drugs, oh. Dangerous drugs. Oh. Ngayon, ang problema ng ikinaso na yon, yung illegal possession of dangerous drugs. Ngayon ko lang nalaman, ang nangyari pala dito, nakapangalan yung parcel, yung package, ano? Yung package nakapangalan kay dito nga sa anak ni Remulla, no? Nakapangalan sa kanya. Nakapangalan sa kanya yung ano, yung parcel, yung package ng high grade marijuana, sa kanya nakapangalan. Dumaan sa airport kasi imported yan eh, galing sa US eh. Galing sa US yung dangerous drugs. Oh, ngayon dumaan sa airport. Syempre, ano? Ngayon pagdaan doon sa machine, napansin na parang may ano, may kakaiba. Ha? Hindi ito ano, mayroon itong ito kasi pwedeng ano eh. Ito para sa akin din. Ito lang pinaka possible na depensa nitong anak ni Secretary of Justice. Oh. Itong sinasabi ni Atty. Enzo na to. Kakaiba sa loob. So ang ginawa daw hindi binuksan. Hindi binuksan pero duda na yung mga pideya, natimbrehan na ng pideya na parang dangerous drugs ito. Oh. So ngayon, dinala yung package doon sa addressee kung saan naka-address at dito nga sa kay Remulla, itong anak ni Puying. At dinala doon sa address na naka-indicate doon sa BF Resort Homes, ano, sa Talundos, sa Las Piñas, doon dinala. At pagdating doon, kinonfirm nito ng anak ni Buying Remulla na siya nga yung nakapangalan at siya kanya nga yung package. Oh, yan. Oh. Kaya pagtanggap noon, binuksan doon, pagka ano doon na dangerous drugs yon, marijuana, ano, high grade marijuana, tinanggap nito ng anak ni Remulla. So kinasuhan siya ngayon ng illegal possession of dangerous drugs. Oh, yun yung kaso. Ha? Yun yung kaso. Dito tayo, no? Nung na-deliver, ayon kay Atty. Enzo, yun nga, nung na-deliver sa kanya, doon lang binuksan ng PDEA, yung laman ng kahon. At saka kinasuhan na siya. Oh, yun na yung kaso, illegal possession of high-grade marijuana. Oh, di ba? Yeah, tuloy natin. Mga kabunyog, ang problema dyan, ang problema, ang magiging depensa dyan, yun, ito na yung depensa. Magiging depensa. Nang anak ni Remulla, ang magiging depensa dyan,
Paano naman nasabing nasa posesyon ng anak ni Remulla yon? Dinala lang naman sa kanya. Dinala sa kanya. Ibig sabihin, baka papalabasin nila dyan, framed up yan. Ha? Hindi naman yan ano eh, hindi naman yan yung package na inaasahan ko. Hindi marijuana ang inaasahan ko na darating sa akin. Yun yung medyo ano dun eh. Kasi nakalagay nga ako dyan eh. Hooded jacket pa, hooded shirt yata eh. O yun ang lama, yun ang nakalagay dun sa package. Kaya yun nga ang pwedeng maging ano, ah, maging depensa na hindi yan ang inaasahan kong laman yan. No? Wala namang iba eh. Kasi nga ho ito, pagkadating, nasa korte na ho eh, o babasahan na ho yan, na guilty or not guilty, siyempre, yun nga pwede maging depensa niya, na parang pinrame up siya, na hindi yan ang inaasahan ko, ba't yan ang dumating. O, di ba? Nasabi ko na doon sa isang vlog ko ito eh, di ba? Pero yun nga, mga friend, no? Kung ako yun, aba, di nyo ba kilala? Maggaro kayo ba, hindi akin yan. Doon pa lang, right there in there, papalag na ako. Oh, papalag na ako. Di ba? Ipine-frame up ka na eh. Oh, pero hindi. Sabi nga nung ano na isang vlog ko eh, hindi pa nga raw nagpakilala at sumama na. Oh, hindi pumalag. Walang resistance. Oh, eh, yung nga iba rito eh, anak lang ng sabihin natin, tapitan o ano eh, na gaganon ninyo, anak ako ni Kapitan, lalaban. O, yung mga tinataniman ng ano, o, tataniman ng konting ano, hugulihin, mga ganyan. O, eh, ito, hindi ho, tanim to, isang kilo, high-grade marijuana. O, dapat doon lang, kung yan ang gagamitin na depensa, na, eh, pwede naman talaga yan ang gamitin eh, wala namang iba eh. Napalalabasin nila, na hindi yan nga, ang gaya sabi ni Attorney Enzo, hindi yan ang inaasahan ko. Oh, eh walang ganun eh. Sumama lang siya, hindi pa nga raw siya nagpakilala, di ba? Walang resistance doon sa dito sa anak ni sekretaryo. Oh, kayo ba? O to. Eh 38 years old to. Buti kung basta-basta nagugulat ito na policeman, tama? Mga ganun ka, eh, hindi 38. Tsaka ano ka nang ano, hindi ka naman basta tao. Oh. Meron nga dyan eh, nahuhuli sa ano, mga anak-anak ng, kailan ba yun? Anak yata ng Orbus? Oo. Di makilala. Ah, tatay ko si ano? Mga ganun. Pero pumapalag siya eh, pinagdududuro niya yung mga umaareso sa kanya eh. Oh. Pero napaano pa rin siya, naiposas pa rin siya dahil inaano niya yung mga umaan sa kanya. Eh, eto eh. Grabe ho to eh. Oh, di ba? Hindi mo alam na ano pa, yun ang palalabasin talaga. Yun lang ang posibleng gawin eh. Wala namang iba eh. Na depensa eh. Tama si Attorney Enzo eh. Oh. Eh, pero yun nga. Paano mo ano to? Hindi ka nga pumalag eh. Dapat dun eh. Nung paglabas pa lang nung ano, nung laman nung kahon, ano yan? Natakip ka namin. Ah, hindi akin yan. Huwag niyo akong anuin. Dapat ganun, di ba? Kayo man to. Anak tatay niyo, Secretary of Justice, ha? O, DOJ Secretary, aba? Papayag ka, ganyan na lang? Papakuha kang magsyat? Ewan ko. Wala buho talaga eh. Pero kung yan ang mangyayari, at maipapanalo ng depensa na yan ang kanilang magiging depensa na siya'y na-frame up. Ha? Tagilid yung PIDEA. Dahil yung PIDEA, nagpanggap sila na sila ang parang delivery boy lang nung parcel, nung kahon. Ngayon, nung nakumpirma na siya nga yung may-ari nung parcel, binuksan daw sa harap niya at yun, dinakip siya, illegal possession of yun nga, marijuana, high grade marijuana, na nagkakahalaga ng 1.3 million pesos. Oh. Eh maski sino naman no, siguro, tatawag ako ng saklolo, ha? Ay, maliwanag namang, ano, abnormal ka ba? Tatanggap ka lang ng gano'n. Lalo tatay mo,
Secretary of Justice. Hindi nyo ba kilala? Ganun na yan. Ha? Huwag kayong gago. Ha? Wala akong kinalaman dyan. Hindi ko alam yan. Ang alam ko dyan, hooded shirt yan. Ang laman yan. Huwag nyo akong gagawin. Ha? Tawagan ko tatay ko. Hindi makilala tatay ko. Ganun na yan. Ganun na yan. Lalo na to. Mga malalaking ano to. Eh, hindi basta-basta pamilya to sa Cavite. O, dynasty na nga to. Di ba? Gobernador yung tiyo niya. Nito. Tapos, payag ka lang na gano'n, walang resistance, hindi ka malang nagpakilala kung sino ka. Malabo yan. Ewan ko, eh ngayon, kung sakali yung mailulusot ito. Kasi nga, ayon kay Attorney Enzo rito, parang nagtataka na siya sa takbo. Parang iba eh, parang gaya yan, dapat mandatory drug test, eh walang nangyari. O, ba? Hindi pumayag yung abogado. Ang nasusunod yung depensa eh. Yung abogado ng depensa eh. Oh, wala man lang ano, wala man lang yung bang banyo. Kasi nga ayon kay Attorney Enzo Recto, yung piskal ang magsasabi kung dapat siyang ma-drug test o hindi yung prosecutor. Oh. Sabi, hindi na yung kailangan. Sumunod na hindi na ganing pideya eh. Wala, ayaw nila eh. Lambot. O, di ba? Ayun ako mga boss. Pag ito ay nakalusot at napanalo yung sinasabing siya ay na frame up lang, ah, na hindi yan, hindi akin yan, eh, tagilid ho yung mga nagpanggap na delivery boy na taga-Pideya. Hindi ho ba? Malungkot. Eh, yun ang mangyayari. Oh, pag naipanalo ay yung depensang ganito, eh wala namang ibang depensa eh. Ano yung didepensa mo? Ay wala rin akong maisip eh, na para siya lumusot dito sa illegal possession of high-grade marijuana na nagkakahalaga na 1.3 million. Oh. Wala siyang ano, kundi itangking kanya yan. Yun lang eh. Oh. Di ba? Oh. Yun lang eh. Tatanggi lang talaga yan. Itatanggi yan eh. Oh. Ngayon, kaya nga Attorney Enzo Recto, bakit pumayag yung prosecution na hindi siya ma-drug test? Oh. Kasi nga, eh, drug-related itong kaso niya eh. Di ba? Nag-collab na tayo. Sakit sa ulo yan. Pero yun nga, kung sakasakaling lulus yan, eh, tagilid yung, ano, Pideya. Yung mga nag-deliver. Oh, di ba? Ewan ko, ah. Eh, kayo ba? Hindi kayo papalag. Inaasa, ang nakalagay, hooded shirt. Pagkatapos, pagbukas, eh, high-grade marijuana. Basta lang kayo nagpadakip, nakakasuhan lahat, wala kang palag. Eh, Tataka yan, mga boss. Ito yung mga comments kahapon, doon sa vlog ko. Yung umpisa pa lang, tagilid na mga boss. Oo, ito. Ang dami. Oo. Kaya ito, yun lang tayo. Sabi ni Ma'am Amy Bingson, no? Tama ka, Karoke, only the Philippines lang talaga. Ganyan ang hustisya. Iba talaga kung makapangyarihan ang sangkot. Walang batas-batas na dapat ipatupad. O, batas-batas, butas. Ha? Sabi ni Esther Rodriguez, o. Mga kapatid, huwag tayong mag-skip ng ads. Salamat, Esther Rodriguez, upang matulungan natin si Sir Roque. At salamat sa pagpandinig niya sa ating mga hinaing na tinig ng katotohanan. God bless us all, o. Kalat ni Baya, shout out. Sabi ni Kalat ni, good evening, Karox. First time na naging optional ang mandatory. Ang galing ng Pideya, the best. Patay tayo dyan. Sabi ni Cassandra Daisy, Mr. Rox, my heart goes to all victims and their families na hindi nabigyan ng ganitong pagkakataon. Mabuhay bilang isang tao. God works in a lot of mysterious ways. ICC lang ang makakasold niyan. Oo, totoo yan. Eh kaso, nandun nga si sekretaryo at
sinasabi niya sa ICC na hindi kayo dapat makialam. Kaya namin to. We're on top of the situation. Ganun niya. Mag-iimbestiga kami dyan sa war on drugs na yan na sinasabi kay Duterte. Sabi ni Lady Sanita. Good evening po, Sir Rock, sa mga viewers, subscriber, followers ng inyong programa po. Mabuhay po, Mr. Tolangto. Salamat sa sakripisyo mo po, sa sakripisyo mo po na binabasa mo po ang lahat ng bawat komento namin. More power, Sir Rock. Have a good health every day. God bless po kayo. God bless, Lady Sanita, ang buong mahal na pong pamilya. Bukas po uli. O, ito na nga tayo. Jeff Ramos na, shout out. Magandang gabi po tayo. Always magandang buhay po sa atin lahat. Magandang buhay, magandang. Ingat, ingat. Diyan sa South Korea. Kala ko nagkakainitan na dyan, Jeff, yung South saka North. Balita ah. Kami ni Sir Estepan. Panahon pa kasi ni Marco, senior yan. Panahon pa kasi ni Marco Senior, yan na trabaho ni Kak Percy. At kilala niya talaga ang mga walang hiya sa gobyerno. Kaya kahanga-hanga talaga siya. Kahit idol niya noon yung mga yan, eh ayaw niya talaga ng mga gumagawa ng kawalang yan. Kaya nga ang sarap niyang pakinggan kasi makatotohanan lahat ang sinasabi niya. Justice for Kak Percy. Wala nang balita kay Kak Percy, friend Gisere. Ah, wala na. Joyce Ann M. Subiri, shout out. Welcome to the club. Sabi nito. Tama ka. He is a loyal Marcos supporter from Marcos Senior down to Marcos Junior. He is known dictator. Ah, he is known detractor of the Dilawan, aka Piglawan. Ibang naman itong Joyce Ann Sobirin na ito. Siya sabi nito. Kung wala sa hulog yun. Hindi ka namin kailangan dito ha, Joyce Ann ka. Nabasa-basa pa kita, busi. Sabi ni Esther Rodriguez, Sir Rox, kahit na di pinayagan i-drug test ang batang Rimulya, eh di na mahalaga yan. Pagkat mas grabe na inamin niya na kanya yung package na may lamang droga. Galing US. Yung po Sir Rox ang pinakamabigat kaysa piliting mag-drug test. Unti-unti na pong mapapawalang visa yung kaso. Unti-unti na pong mapapawalang visa yung kaso. Ang ating hula ay tumatama na po. God bless po kayo at ingat po lagi. Yan nga eh, Esther Rodriguez eh. Ha? Sabi ni Luay sa Javier, Sir Roque, mahirap na pong mangyari ang inaasahang hustisya sa ating bansa hanggat namamayani ang same plaques at dinastiya. Malabo na pong umunlad ang bansang Pilipinas. Sayang lang ang fake investigation, kunyari lang lahat ang mga eksena. Welcome to the club, Liloy Xavier. Sabi ni Gisir Estepan ulit, Happy Sunday po, Sir Rox. Alam naman natin pag hindi pa nag-drug test, eh alam na natin yun. Kahiya na ko po. Ayan na. Nakalaranas na ng karma. Sabi nga ng karamihan, ang mga kasalanan mo, hindi daw ikaw ang magdudusa. Baka mga anak or apo, ganyan. Kaya gumawa ng kabutihan, ano ho sir? Drug test agad talaga yan. Sa ayaw mo at sa gusto mo. Adik naman ang itsura eh. Ganun ba yun? Carlito de la Cruz. Oh Lord, please, makialam ka sa justice system ng Pilipinas. Hindi na alam ng mga Pilipino kung paano matutuwid. Tama ka dyan, Carlito de la Cruz. Welcome to the club. Melchor Tolentino. Daming bago. Salamat sa nagsubscribe, no? Sabi ni Melchor Tolentino, huwag na tayong umasa sa gobyerno, kanya-kanya na ang diskarte, kailan titino ang gobyerno? The answer, my friend, is blowing in the wind. Galing mo, Melchor Tolentino. Tama yan. Ganda. Huwag na tayong umasa sa gobyerno, kanya-kanya na lang diskarte, kailan titino ang gobyerno? The answer, my friend, is blowing in the wind. Patay tayo dyan. Maricar Baldonado,
Shout out, sabi niya. Sir Rox, wala na bang taong gobyerno na maninindigan sa tama o kukontra na taga-gobyerno na gumagawa ng mali? Halos lahat ba sunod-sunura na lang? Sana naman ay may mga taga-gobyerno na manindigan. Kaya nga kayo ibinoto ng tao dahil alam ang inyong kapasidad. Pero kapag nanalo, nawala na, sabi niya. Tama nga yung isang komento ng isang subscriber mo, Sir Rox. Nabuti pa, pasakop na lang tayo sa ibang bansa. Baka sakaling maging maayos pa tayo. Sa tingin ko, pwede kesa kapwa natin Pilipino, niloloko tayo. Good night, Sir Rox, sabi niya. Talaga, tama. Ako rin, payag na ako. Kesa ganito. Shout out kalat ni Baya. Maria Sipora Rapas. Sir Roque, karma is real. Ilang buwan pa lang nila. God bless us, mga kakamping. Si Ma'am Amy Bingson ulit. Huwag na tayong umasa sa may hustisya pa sa Pilipinas. Sigurado na mas una pang lalaya ang anak ni Bonjing kesa kay Laila De Lima. Talaga lang. Grant concerned citizen shout out. Granting na wala siyang drug test. Mas mabigat yung drug importation at non-bailable. Pinaka mahinang hatol life imprisonment. Yun nga. Kaso nga palalabasin nila diyan eh yun nga na frame up siya. Yan ang depensa niyan eh. Wala akong maiisip na ibang depensa. Sonia Candaba, shout out. Sabi niya, ang ganda ng homily sa Quiapo, Sir Rox. Sana nanood ng sister ng kapatid mo. Bagay sa kanya, baka magising. Ay nako, Sonia Candaba. Karma na lang ang inaano nung buisit na yun, oo. Ay nako, isipin mo. Gawa niya ng kawalangyaan yung kapatid niya. Pinakamabait sa kanila to eh, asawa ko. Wala talaga akong maisip kung paano pumasok. Pinasok ng demonyo yung kaisipan niya. Oo. Dahil sa malaking pera kasi, hindi basta pera. Hindi basta pera. Kaya niya sinwapang. Oo. Pero, ewan ko, palagi kong hindi lulusot sa korte. Hindi lulusot sa korte. Kasi ano sila eh, actually siyam sila magkakapatid eh. Oo. Yung anak sa una, na parang binaliwala nila, na hindi raw totoong anak ng ama nila yun. Kaya yung walo lang ang talagang magkakapatid. Ah, Sonya. Ngayon, nung pumanaw yung ama, ginawa nitong babae na to, inilipat niya sa pangalan niya lahat yung ari-arian. Kanya lang. Yun ang gusto niyang palabasin sa korte. Nasa kanya lang lahat yun. O, paano lulusot, Abir? Eh, walo sila magkakapatid. True deed of donation. Eh, marami akong nakausap ng mga abogado, talagang hindi pa pwede. Ewan ko. Manhid eh. Simba pala simba yun, Sonia, ha? Sabi ni Miles Vergara, I smell something fishy. Alam na this. God bless po, Mr. Toto lang. Ingat po kayo kasi po, mga taga-media, pinupuntahan ang bahay ng mga pulis. Natatapos na po ang mga nangyayari sa mga nagbabalita. Oo nga eh. Eto. Hi, Mika Talan, shout out. Si Pinocchio, umahaba ang ilong kapag nagsisinungaling. Si Buyongyong, nangingitim kapag nagsisinungaling. Ang saya-saya. Hey. Joe Flores, shout out ah. Sana wala kang diferensya. Sana hindi ka, ano ah, Sana healthy ka. Ah, my friend. Sabi ni Rachel Isguera. Good evening, Sir Rox. Dapat lagi nakamedya yung yan para alam natin ang update. Posibleng di alam ng tatay niyan kung may takot anak niya sa kanya. Di gagawin yan. Baka may basbas pa tatay niya sa kanya eh. Hindi natin alam, Michelle. Kasi nga, imposible nga di niya alam yan eh. 38 years old na yan. Peloteo de la Cruz. Welcome to the club, Carox. Gaya rin yan kay Mark Anthony, anak ni Alma, nakulong.
Yan, DOJ tatay, DOJ tatay, yan, DOJ tatay, mabuhay and God bless us para kay Kapersi, masaya siya, dumarami ka, dumarami ang Kapersi. Oo, wala nang balita kay Kapersi, nakakalungkot, oo. Kinrab, shout out. Good evening, sir, mukhang gumagalaw na si Kapersi. Sana yung taga Davao naman ang yanigin niya bago siya mag 40 days. Sang-ayon ako sa dyan, Kinro. Sana nga. Baka nga si Kapersi na gumagalaw, di ba? Sabi ni Ladies Anita. Sa nangyari sa Bonjing, panganay ni Negrong, Bonjing Remulla, dyan natin malalaman kung totoo ang rule of law. Sundan ang susunod na kabanata tungkol sa mga drug lord Remulla naka drug lord Remulla nakakulong daw sa PIDEA. Sabi kanina mismo ni Negrong Bonjing Remulla, happy beautiful blessed Sunday Sir Rox and to your loving families. Oo. Si Ma'am Amy Bingson ulit to. Shout out my jolly woman Sherbin Sapeda. Napapatawa mo ako sa mga comments mo. Ingat lagi dyan sa Torrance, California. Hihintayin kita dito sa Milan, Italy. Alam ko, malapit na yon. Walang iwanan dito sa Barangay Karaoke. Salamat, friend Amy Bingson. Parati kami magkausap nito eh. Si Ma'am Amy Bingson eh. Oo. Ah, wala yatang comments si ano eh. Si Ma'am Sherbin Sapeda eh. Parang wala siyang comment. Nahanap ko eh. Wala akong makita eh. Nico Technico, shout out. Ang batas sa Pilipinas ay butas. Totoo yan. Benjamin Sia. Totoo yan dito sa Canada. Ito, totoo si Benjamin Sia. Welcome to the club, ha. Totoo yan dito sa Canada. Pare-pareho lang ang buhay. Ang kinakain ng mayaman, kaya rin mabili ng mahirap. Totoo. Dito lang talaga mahirap sa Pinas eh, sa totoo lang. Ewan ko lang Sri Lanka kung ganun nga rin, ha. O sa mga ibang ano, ay nako. Sabi ni Emilia Olquer, talaga naman pong di nangingialam yung tatay, yung kakilala lang. Ganun ba yun? Welcome to the club, Emilia Olquer. Jessa Aborque, welcome to the club. Kahit sino nahuhuli sa drug test talaga yan. Sabi ni Sheila Santos, ala na tayong magagawa dyan, Boss Roque, dahil sila ang batas. Sa huli, absuelto pa rin yan. Hindi nga malayo. Yeah. Eh, pag lubos at yung pinrame up siya, yari pa yung nag-deliver eh. Ha? Yung taga-PIDEA eh. Kasi nagpanggap sila eh. Na delivery boy sila eh. Oo. Nandintika na. Lino Patulot, welcome to the club. Medyo nagpapatawa ang drama sa pagkakahuli kay Juanito Remulla the third. Automatic na pala na optional drug test ang mandatory test ng PIDEA. Iyan na ngayon ang batas, alamin ng lahat ng addict and or pusher. Patay tayo dyan. Jojimar Arlanza, welcome to the club. Sabi niya, Jojimar Arlanza, kahit anong palusot niyan, lulusot yan. The evidence strong because the evidence is not weak. The evidence is weak because the father is strong. Patay tayo. Ay ako. Parang yung kay ano yan, ha? Kay Sandro. Ha? 3JC Hope. Sumagot si 3JC Hope. Oh. Nakakahawa talaga ang katalinuhan ni Batang Marcos. Ha? Ah. Roland Bubier, resign Remulla. Ingat po kayo mga bro. Tumitinding sa katotohanan. Kaya nga ya. Yolanda Mata, welcome to the club. Anong klaseng gobyerno 'yan? Ang payo ng ama, ha? Anong klaseng gobyerno 'yan? Ang payo ng ama. Nelbahi, shout out.
Sabi niya, madali lang suriin sa laboratorio ang buhok. Magpakita kung may illegal drugs bang ginamit ang taong may-ari ng buhok. Pwedeng mapatunayan kung kailan gumagamit ng bawal na droga ang tao. Kahit saan sa mundo, mandatory ang drug test kung nahuli na may bawal na droga na dala ang isang tao. Iba na rito, Nelba, ha? Iba na rito ngayon. Hindi na mandatory, ha? Optional na. Ha? Romel Boncajes. Sabi niya, matagal na iiyak ang Pinas at ang susunod na Pangulo ay Sara, kaya magdudusa tayo ng mahabang panahon. Patay tayo dyan. Ay nako. Magdalena Lambo, kawawa naman ang 31 millions na nalil lang niya. Diyos ko po, sabi niya. Ray O, shout out. Boss Rox, yari na, dismiss na yan. Baka sa fiscal pa lang, i-dismiss na dahil technically issue, walang drug test. Shame to Pidea. Inuumpisahan nila tapos titiklop din pala sila. Hindi nga nagpakilala kasi, Ray O. Hindi raw nag-resist eh. Hindi nga raw nagpakilala kung sino siya. Basta na dinampot lang nila. Ay, nako. Patay tayo dyan. Magulo tong Joyce M. Ans na to. Huwag kang magulo rito. Bawal ang tanga rito. Aba. Masaya-saya namin. Nang gugulo ka. Trolls. Ha? Claudio Lailon. Welcome to the club. Magluto naman sila tapos sila rin ang kakain. Tapos busog pa sila. Wala nang kaso ang anak sa club. Sabi niya. Lozano Gozon Eloisa, welcome to the club. Ang batas para sa walang pera, patay tayo dyan. Sinagot ni Lino Patulot si Lozano Gozon Eloisa. E di magtanim kayo para magkapera, pero gulay lang at palay, wag high grade Mary Jane. Gagaling nito mga bagong pasok. Meron lang nakapasok na tanga eh. Rodolfo Mina, shout out ah. Pwede pala yung hindi maipa-drug test. Paano yung mahihirap na huhuli, na nahuhuli? Pwede palang tumanggi. Hindi pwede sabi ng Pidea, hindi kakilalang tao. Patay tayo dyan. Delia Gabiola, shout out ah. Oo, pwede kasi sila ang batas eh. Di nga ba? Naku. Pakitan tao lang, walang mangyayaring kulungan diyan. Papayag ba yang makulong ang anak niya? Totoo 'yan. Baka nga ang makulong pa yung Pidea eh. Kasi pag lumusot yung sinasabi ni Atty. Enzo na pin-rame up lang. And yun lang naman talaga ang magiging depensa, pin-rame up siya eh. Ha? Patay yung Pidea ang nag-deliver nung droga. Ay, nung marijuana, ha? Sabi ni Librado Ludovico, Totoo po you, Sir Rox. Dito po sa Edmonton, Alberta, don't tell me you're a janitor. Magkakaroon ka ng sasakyan. At yung kinakain ng mayaman, kinakain din ng ordinaryong tao. At sa kaso ng anak ni Rimulya, alam na this. Tell it to the Marines. Stay safe po, Sir Rox, and to all Rocky Avenue. Yeah. Ito na si 3JCO. Sir Rox, ano ba ang definition ng mandatory drug test sa Philippine Dictionary? Nabasa ko ang definition. Mandatory. Only to those who are in the laylayan. Not applicable if you are the son of the Secretary of Justice. Yay! Anong dictionary ba binasa mo, 3JCO pa? Ay, 3JCO, may nagtatanong ha. Pakisagot ha. Babae ka raw ba o lalaki? Ah? May nagtatanong eh. Ah? Ladies Anita, shout out.
Sabi niya naman niya, ang daming comments ni Lady Sarita. Good evening po, Sir Rox. So exciting ng vlog mo po ngayong gabi. Magaling nga yan si Manila Boy. Toits po ba siya? Magaling din siya bumanat pero hindi po niya ako subscriber pa po. Pero okay na po siya, mama. Mama, mamahayag po. 2 times ko na po palang napanood po. Oh, magaling siya, Lady Sanita. Subscribe mo siya. Si Batang Manila Toits. Oh. Lilia Balan, shout out. Anong sinasabi na hindi makikialam si Daddy? Anong walang special treatment? Pag aresto pa lang, kitang-kita na. Talaga lang, Lilia Balan, welcome to the club. Gigi Campilo. Bago rin to. Welcome to the club, Gigi Campilo. Hay nako, sa umpisa pa lang alam ko na tunaw yan. Parang bola lang ng lala, parang bola lang lalaho kita mo, magiging congressman yan. Isit. Hay nako. Delia Gabiola, shout out. Susunod na raw, wala na tayong mababalitaan dyan. Tapos na ang balita, wala na. Tapos na. 3JC open ito. Naku, ang dami na namang comments. Nahulihan na ako, Sir Rox. Okay lang, kahit hulihan man din daw. Magaling, mababasa pa rin. Shout out, 3JC Hope. O sagutin mo, 3JC Hope. May nagtatanong kung maganda ka raw bang babae o guwapong lalaki. Ha? Ed Torres, shout out. Tyroke, nung bago, niluluto na nila. Hay, nako, wawang Pinas. Shit. 3JC ulit, sabi ng PDEA, hindi daw pipilitin na mag-drug test si Batang Rimulya. Eh, bata, tanda na, 38 na. Baka kasi mag-positive eh. Norma Gobrin, halatado, talaga bakit ayaw pa-drug test? Kasi magkakaalaman na, totoo. Jessa Aborque, welcome to the club. Dapat talaga ipatest yan. Mali na ang batas na yan. Oh, eh. Hindi raw makikialam yung ano eh. Shhh, yung aso! Sabi ni Salvador Graho, kung papipiliin si Taba, saan ang gusto mo? Makulong na habang buhay o munti makulong sa rehab? Oh. Sabi ni Raul Villanada, sabi ni Raul Villanada. Welcome to the club, Raul Villanada. Ganito sana. In-assume na yan ay user. Dahil sa pagtanggi ng testing. O, tama. At siya ay nakakulong sa kasong walang piyansa. Tama. Kasi sa pagtanggi niya, siyempre, bakit ka tumatanggi? Kung hindi ka addict, di ba? O, ganun lang yun. Yung pagtanggi niya, parang ano na yun, inamin niya na, di ba? Eh, dahil kung hindi siya addict, di bakit mo? O, drug test niyo ko. O, di ba, ganun lang yun. Pris Eps. Ito, Pris Special. Si Boying, hindi makikialam yung mga kalamay niya ang gumagapang na, sabi niya. Alachamba TV, shout out. Sabi ni Alachamba TV, oh. Mukhang walang patutunguhan ng kaso na to. Totoo yan. Ha? Pero ewan natin, sobrang ano eh. Garapal kasi. Garapal kasi yan pag napawalan sa alay. Siguro eh, sanggol. O kaya elementary na hindi pa alam yan. Eh, pero yung mga ano, talagang ano yan. So, maski sa ibang bansa, kalat na yan eh. O. Ha? Patingin. Eh, yung mga nakasinelas, binabaril eh. Ilan lang yung, ano, pinitikan lang ng ano eh. O, diba? O, lumaban ni ka, o, tas nilagyan ng baril. O, ayun ako. Sabi ni Sonia Candabao, ang mandatory drug test ay apply lang sa walang kapit sa government. O kaya sa mahihirap lang kasi puro sila malambot sa pagpapatupad para sa mga para sa may mga kapit. Hay naku Lord. Hay naku po Lord. Sobrang nakakahiya. Paano mapapatunayan ni ayaw nga pates. Totoo yan. Sabi ni 3JC Hope ulit. Sir Rox,
Sana naman magparamdam si Joe Flores kahit hello lang. Ano na kaya ang nangyari sa kanya? Dasal, dasal na lang natin mga friend na walang sakit si Joe Flores. Yun lang yun. Sana malakas siya, no? Baka lang may ginagawa yan. No? Alam nyo, hindi naman basta tao si Joe Flores. Eh. Marami rin nung ano yan. Marami rin nung trabaho yata. Eh. Nasa ibang bansa din nung. Eh. Hmm. Ano na kaya nangyari sa kanya, sabi niya. Oo nga pala, Sir Rox. Noon madalas mong mabanggit yung pangalan ni Joe Chalan. Ba yun? Oo. Ewan ko nga, wala na rin. Pero nakikita ko si Joe Chalan kay ano, ito. Kay Torne Enzo, nakikita ko si Joe Chalan. Asan na rin kaya yun? Marites lang ako. Sabi ni Jaime Catala, no? Pero okay, mabuti nilang pinakita ng pagmumuka ni Bonding Remulla. Nakita na lahat ng pagkakaiba nila ng tatay niyang si Boying. Magkaiba sila ng hairline. Bisit, kala ko. Magdali na lang, Bo. Shout out. Sir, baka ang ibig sabihin ng PDEA, eh hindi kailangan ng drug test kasi mukha pa lang alam ng positive hindi po na hindi po. Oh, tama ka diyan, magdali na. Sabi ni Jojo Velasco. Sa mga aksyon ngayon ay lumalagay na yung mga desisyon ng gobyerno ni BBM sa kaso ni Dilima at sa mga kaso na ni red tag o inuugnay sa NPA ay pwedeng may kaugnayan kay Duterte at Arroyo. Pag ganyan ang ginawa ni BBM at hindi totoong mamayan ang makakagusto kung hindi itong mga DDS na troll at trolls lang. Totoo yan, Jojo Velasco, welcome to the club. Evangeline Staniel, welcome to the club. Kaya nga ayaw mag-resign, isa niyo. Perseus Parde, welcome to the club. Pag panggamot sa ata sa sakit niya na drug addiction at saka gumagana ang justice system sa atin. Huwag kayong mabahala. Ganun. Sana nga. Ngayon ako naniniwala na sila ay walang H at sobra sila sa C. Yun. Clarita Distrito, shout out. Kung ganyan yung ibang mahuhuli ay pwede palang hindi magpa-test. Tama ba, Pidea? Edward Samar. Sabi niya, welcome to the club, Edward Samar. Wala yan. Kahit pa drug test pa yan, sigurado mahabang 99.9. Dante Hayag, welcome to the club. Nakakadismaya, sabi niya. Fidel Marpil, welcome to the club. Huwag na tayong umasa pa. Tapos na yan, Boying Remulla pa. Nakabulong na yan. Kay Lord kayo na po bahala. Kaya Lord kayo na po ang bahala. Sabi. Edwin Cleopas, redemption sa anak nila. Ha, yung natukhang Bulataw ang nakinabang. Bulataw ang nakinabang. Roselion Manuel Manalo, welcome to the club. Mandatory nga po, so walang option to resist. PDEA, implement your rules of law and not favor for someone. Gawin nyo ang tama, trabaho nyo, unless wala kayong bayag sa harap ng DOJ secretary. Galit si ano, Roselion Manuel Manalo. Fidel Marpil ulit, oh. Sabi ko sa inyo, walang mangyayari dyan. Anak ba yan ng, anak yan ng Remulla? DOJ, baka bukas lang, makakapagpuyansa na yan. Huwag na kayong umasa, sabi ni Marpil. Oh. Pag eto nga, sabi ko sa inyo, makapagpiyansa lang to. Laki ng, malaking, ano na eh. Kataka. Oh, magulo na doon. Wala, huwag na kayong umasa. Pag nakapagpiyansa to, wala nang dapat maasahan. Kasi nga, sabi, di ba? Para makapagpiyansa, sinasabi, if the evidence of guilt is not strong. Kaya yan ang inaano nga ni, ano, eh, nilalaban ng abogado ni Bong Navarro.
yung petition for bail. Oh, eh sabi naman, maski na non-bailable offense, wala raw non-bailable offense, sabi ni Attorney Libayan. Lahat daw ay bailable. Kung mapuprove mo na ang evidence of guilt is weak. Oh. Eh, pag sinabi mong evidence of guilt is weak, eh, para mo na-dismiss yung kaso. Oh. Di ba? Ganun lang kasimple yun eh. Eh, ba't pwede palayain mo na evidence of guilt pala is weak eh. Oh. Hindi ka, kung evidence of guilt is strong, hindi ka pwedeng magpiyansa, hindi ka bibigyan ng ano ng to mga justice na ano, mga judges, no. Ba? Eh, kung ang evidence of guilt is weak, bibigyan ka ng ano magpiyansa, eh, palayain 'yun na para ano pa? Ano hihiringin niyo? Evidence of guilt is weak pala. Hay! Lagyan korte sa ulo. Minsan eh, ha? Pag tinanggap yung the evidence of guilt is weak, para nyo lang dinismiss yung kaso. O, di ba? Ano, pa, bakit pa kailangan pagpatuloy pa? O. Bibian Saremo, shout out, Sir Rox, no more explanation. Alam na kung batid, kung bakit di kailangan ipa-drug test. Isa lang ang sagot niyan. Ayaw malaman ng totoo. Tama, Bibian. Ramon Intong, shout out. Wala naman po mangyayari dyan. Kung mahirap lang yan, patay na yan. Patay na naman tayo dyan. Sabi ni 3J, siya po dito. Ang pideya, takot kay Bonjing. Kay Boying. Kaya walang drug test. Ha? Reynaldo Gonzalez, shout out. E di huwag pa drug test. Baka gusto marites. Patay tayo dyan. E di huwag pakita mukha. Pakapalan lang kasi ng mukha. E di huwag mag-resign kung gusto siguro i-design sa sarili niyang desisyon. Ladies Anita ulit. Oh. Bakit kailangan ng PIDEA na humingi ng pahintulot na kung pwede ipa-drug test samantalang mandatory? Gampanan ng PIDEA ang mandato nila na padaanin sa drug test kahit ayaw gawin. Gawin na tuloy ang drug test at para sa akin kapag ganyan kadami ang order, ibig sabihin user na siya, pusher pa at drug lord para sa aking sariling opinion. Leche talaga nila. Galit si Ladies Anita, may leche plan pa. Salvador Grajo, paano kung sabihin ni Taba, yes, ginagamit ko yan at sa akin lahat yan marijuana at hindi ko binibin. Kaya ganyan karamihan, wala akong mabili ng tingi-tingi. Mahigit na ngayon, didiretso yan sa rehab. Hindi na munting lupa, todas tayo. Yun nga yun. Pwede rin yan, Salvador Grau. Ha? Palalabasin, user, di ba? Di-rehab na lang, di ba? O, user, akin lahat yan. O, gapang gamit ko yan. Pwede rin yun, di ba? Pwede rin yung frame up, di ba? Ganun lang yun. Tatay tayo dyan. Pili sa top lock. Sabi niya, kamamatay lang ng January 2022 ang asawa niyan na Juanito Rimulya sa cancer. Ito. May 17 anak na babae. Mahirap din ang napagdaanan niya. Kaya kagaya ng ibang pamilya, naliligaw sa landas ng hindi rin 24/7 na mabantayan ng ama. Sabi ng Secretary Rimulya na ilagay natin na gumulong ang batas. Lahat tayo nagkakasala. So let's pray na gumulong sa tama ang batas. Ganun ba yun? Hindi ko alam yan. Buti ka alam mo. Sabi ni Fidel Marpil, Boying, unti-unti lang baka makahalata. Sabi ni Edwin Cleopas, sabi ni Secretary, I will respect the justice system. Haha, di ba dapat lang justice secretary ka? Bakit dati ba hindi nire-respect? Ha? Marvel Stark, welcome to the club. Alam kaya ni Bonjing ang gagawin ng kanyang anak? Ewan ko.
Juan Pio Quinto Jr., welcome to the club. Ano ba yan? Kailangan patas, sabi niya. Brother Reyes is yo, shout out. Sabi ni Joey Mendez, welcome to the club. Yan, malinaw na message ni Ka Percy. Maglulukuhan na lang tayo, ha? Sarap bantayan. Gobyerno natin parang teleserye. Totoo yan. Nel Bahi, sabi niya, madali lang susuriin ang laboratorio ang buhok. Magpakita kung may illegal drugs bang ginagamit ng taong may-ari ng buhok. Pwedeng mapatunayan kung kailan gumagamit ng bawal na droga ang tao kahit saan mundo. Mandatory ang drug test kung mahuli man ang isang tao na bawal na droga na dala. Nabasa ko na yata to. Diba? Oh, nabasa ko na lahat. Oh. Napagtiyagaan ko sila. Ha? Dami. Mahigit 100 to, friend. Gaganda kasi. Natin dito sa newest. Baka may bago. Marami yun. Nabasa ko na lahat to. Okay. Nabasa ko na lahat to. Ito si Nicolas Hilario. Shout out Nicolas Hilario. Pinagluluko niya mga tao sa opisina niya, ang mga prosecutor na mag-uusig sa anak niya, panay tanggol, panang mga bobo. Sa bagay, sino ba ang magtatanggol? Di kapwa din salot sa bansa. Patay tayo dyan. Basa na lahat to. Wala na. Ah, salamat sa mga comments nyo. Ang gaganda. Binasa ko lahat. Ito si Isidrito Uaw. Shout out. Ikaw, Bonjing, ang papangit mo, drug pusher pala anak mo, lock them up, sabi ni Isidro Uaw. Dante Hayag, welcome to the club. Nabasa na lahat. Wala na. Sayang kasi pag hindi ko nabasa eh. Ito si Marie Crossman Vlog. Huwag na pong Maria Crossan Vlog. May vlog ka ba, Maria Crossan Vlogs? Huwag na pong umasa sa ustisya ng Pinas. Bulok as in bulok na sistema. At kung sakali man i-drug test, pwede nilang sabihin rin na negative. No trust to all lagat. No trust to all lagat ng lahat ng ahensya ng gobyerno, lalo na sa kataas-taasang posisyon. Tayo tayo dyan. Kuha. Nabasa ko na lahat. Wala, hindi nag-comment si ano. Friend Sherbin Sapeda. Shout out, my friend. Pero kanina magka-message kami ng umaga. Shout out sa pamilya mo, ha, Prince Sherbin Sapeda.
Oh, nabasa ko na talaga lahat. Wala na. Okay. Nakapag-collab na naman tayo, mga boss. Gandang gabi po, ah. Dasal bago matulog. At kung may kasalanan, humingi ng tawad bago tayo matulog kay Lord, ha. Mapagpatawad naman siya, di ba? Malapit na po ang undas. 2 linggo na lang. Todas Los Santos na naman. At tapos na Todos Santos, amoy Pasko na. God bless po mga boss. Salamat po sa dumadagdag na subscriber, no. Pagod ako, ang dami kong binasang comments. Ha? Ang gaganda naman kasi. Good night mga boss. God bless.